Ayan, kumusta? Kumusta kayong lahat? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabayan. Saan mang sulok ng mundo, kumusta kayo? Kumusta? Kumusta? Nandito na naman tayo sa ating panibagong video. At panibago na namang isi-share ko sa inyo. Ito yung pag-fabricate ng Alcoframe. Ito yung Alcoframe natin. Ilalagay natin yung sliding ruler. Is the roller natin. Yan yan lang paglalagay ng roller. Ito yung pang ilalim natin, kaya ito yung ano, yung may gulong. Ngayon maglalagay muna tayo ng corner bracket bago natin ilagay yung roller, kasi sa gabal kung unahin natin yung roller. Ito lang muna na corner bracket, i-screw lang natin. Binutasan ko na yan, binarinahan na, kaya diretso na lang tayo i-screw. Ganun din sa kabilang dulo para maka-screw din yung sa kabilang sides. Yan, dalawang sa taas yan, saka sa baba yung maiksi na Alcoframe. Yan yung kabuuan na frame. Isang klase lang yan, yung side saka yung patayo sa taas saka sa baba. Isang klase lang yan, Alcoframe lang ang tawag dyan. Ngayon kukunin natin tong Alcowire. Ito yung Alcowire. Yan, kailangan lang natin i-clip sa Alcoframe, kasi yung Alcoframe may ano yan, may channel siya, kaya kailangan pasok lang yung gilid ng mga Alcowire. Matigas tong Alcowire. Makapal yan. Hindi katulad yung sa ano lang, yung expanded wire na maroll lang yan, maliliit. Ito matigas yan. Alcoframe ang, ay Alcowire ang tawag dyan. Yan, kailangan lang natin i-clip paikot. Yan, bago tayo magpatuloy sa ating video, shout out muna tayo sa ating mga supporter na member, si Easy Talamira ng Hong Kong, si Lensky Vlog ng Hong Kong din yan. Pakicheck na lang ng channel niya, nasa community ko yan. Si Bicola ng Gala ng Taiwan, si Alma Sitnet in USA, Raida Channel in Japan, Hapon Ako TV in Japan, Maxi World in Philippines, Ma'am Helds TV ng Pasig City. Yan, malapit na yan siya ma-monetize. Sana pakitulungan nyo lang. I-check nyo lang yung channel niya. Nasa ano na siya. Kulang na lang siya ng mga mahigit 400 watch hour na lang kulang. Sana makatulong din tayo. Mga napaka-supportive din yan. Yan. At sa buong Jackmack family, maraming salamat sa inyo dyan. Napaka-supported nyo yan. Solid. Solid Jackmack. Maraming salamat sa inyo. Sila, yung mga admin natin, Raida Channel, Rayana Channel, GM Montalban, Hapon Ako TV, ay si Boy Pitix,
Chig TV, maraming salamat sa inyo at sa co-member ko dyan. Hindi ko nang kayo isa-isahin. Salamat sa suporta nyo. At sa laging nanonood dyan, maraming salamat. Shout out sa inyo. Lagi kayong sumusuporta sa akin. Maraming salamat. At sa kayong bago naman dyan, yung hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, sana pag-subscribe naman sa channel ko para ma-notify ka rin. Pakiclick na lang ng notification bell para updated ka sa mga darating pang mga video. Yan, i-scroll na lang natin to. Tapos na yung ano, kabilang dulo. Ito na lang yung sa pangtaas na to. Sa pang ibabaw yan. I-screwin lang natin kasi naka ano na yan yung bracket. Ready to screw na yan. Kailangan i-clip lang yung gilid ng alco wire para maka-connect yung alco wire doon sa alco frame. Kailangan i-clip siya. Yan, i-screw na lang natin yung mga corner. Isang corner na lang. Ayan. Ngayon, isusunod natin yung screen mesh. Yan na yung mag-protect sa mga kwarto natin kasi ano yan, para sa lamok yan, langaw, hindi na makapasok dyan. Yung alco wire, malaki yan. Hindi pwede na hindi natin lagyan ng screen mesh. Kasi kung screen mesh lang, walang alco wire, walang tibay din. Kailangan din yung alco wire. Kombinasyon yan sila ng screen mesh. Kasi kung wala rin screen mesh, papasok, labas-pasok lang yung mga insekto. Kahit daga, makakapasok dyan sa alco wire. Kasi malalaki yan. Yung daga, maliliit lang. Pero ito, may screen mesh na hindi na makakapasok yung ano, mga lamok. Tapos lalagyan pa rin natin ng silicone glass sealant kasi itong alco frame wala yan, walang ano yan, walang cover. Hindi katulad yung mga screen frame na pang swing, yung swing screen frame may ano siya, may cover. Ito wala. Aywan ko nitong alco frame na walang cover sila. Maganda pa naman yung frame nila, yung mahal niyan, bakit walang cover? Lahat ng alco frame walang cover yan. Kaya lalagyan lang natin ng silicone para hindi makita yung spline vinyl. Yan, kailangan ng aplusin natin para ma-freeze yung ano sa loob. Kasi kung nakalitaw lang siya, baka mabaklas lang. Hindi siya nakapasok sa loob kasi sticky ito eh, hindi masyado mag-absorb yan. Maliban lang kung i-press mo, hagurin mo. Ayan, tapos na. Kakabit na natin sa pinto. Ayan. Dito tayo sa labas. Ayan, makikita sa loob. Magaan na siya i-kuan bago yung ano, yung roller niyan. Pinalitan natin ang roller yan. Kasi yung luma, ano na, matigas na. Ganyan lang pagkakabit, mga kabayan. Sana may natutunan kayo sa pagkakabit nito. Sana nakatulong ako sa inyo. At sana hindi rin kayo magsawa sa panonood ng mga darating ko pang mga video. Maraming salamat sa walang sawan yung pagsubaybay. Sana abangan nyo rin yung
susunod ko pang video. Hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat ulit. Magandang magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye!